Ano ba talaga ang tunay na dahilan sa kumakalat na controversial wallpaper na ito? Isa na nga sa pinakamasamang magiging epekto nito ay ang pag-wipe out ng buong data ng inyong cellphone. Grabe, di ba? Nakakapagtaka. Ito ba ay isang malware o virus na sadyang ginawa para sirain ang ating mga telepono? Baka kung ito pa ang wallpaper mo, eh mas malala ang mangyari. Usisain muna nating mabuti ang punot dulo ng lahat. Nagsimula ito noong mag-tweet si Ice Universe. Sino nga ba si Ice Universe? Siya yung may litratong pusa sa Twitter. Ibig kong sabihin, kung ikaw ay updated palagi sa mobile world, imposible hindi mo siya makikilala. Dahil siya ang isa sa mga famous leaker, especially on Android side. Balik naman tayo sa topic. Ito ang post ni Ice Universe sa Twitter last May 31. Nakasaad dito sa post niya na nagbibigay siya ng babala na huwag nating subukan iset as wallpaper yung picture na nakalink dito. Dahil ito na marahil ang magiging katapusan ng iyong cellphone. Mostly Google phones at Samsung ang most affected dito. Kaya kung naka-pixel phone ka o Samsung, hinay-hinay ka muna. Baka naman isipin nyo, bakit ko sinabing pixel at Samsung kadalasan? Dahil silang gumagamit ng default color engine ng Google. Actually, ang tunay na problema dito ay yung original file na naka-attach. Kung yung file ay na-upload mo na sa Weibo, tapos dinownload mo naman doon, ito ay magkakaroon na ng color shifting, which is safe na ito para sa inyong mga telepono. At kung nagtataka ka kung bakit magiging safe na siya, dahil hindi supported ng Weibo, ang ultra-wide color space na ginamit naman sa original wallpaper file. Ganon din naman kung mag-screenshot ka ng picture, dahil pinababa ang resolution sa sRGB na angkop gamitin para sa ating mga telepono. Kaya safe na rin ito gawing wallpaper. Laliman natin ng kaunti ang pagtalakay. Ang standard Android resolution ay 1440x2560 sRGB, samantalang ang ginamit naman dito sa original photo ay Profoto RGB with a resolution of 6144x3950. Kung mapapansin ninyo dito sa color space representation, ito lamang ang covered ng sRGB colors. Samantalang sa Adobe RGB naman ay mas malawak. At mas higit naman dito sa Profoto RGB. So matotal, ang tunay na problema dito ay ang color space handling ng Android phones. Dahil ang Android ay hindi nakadesign o kayang mag-handle ng Profoto RGB at nakadesign ng Android na i-convert ang ibang format ng color space to sRGB. Ginagawa ito ng Android para magkaroon ng color consistency sa lahat ng mga Android devices nila. Alam ba ninyo na ang problema dito sa picture ay isang pixel lang? Tama po, isang pixel. Pwede na natin siyang tawaging faulty pixel. Dahil ito sa luminance ng nabanggit na pixel at ang equivalent value nito ay 256. At ang maximum color engine naman ng Android ay 255. Boom! Error! Kaya kung mapapansin ninyo, kapag na-install na yung wallpaper ay nagkakaroon ng continuous loop of error dahil sinusubukan i-fix ng inyong device ang error na nare-record niya. Posibleng sa paparating na Android 11, ma-fix na ni Google ang problema ng ito. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, paki-hit lang ang like button at dislike button naman kung hindi mo nagustuhan. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell notification button para updated ka palagi kapag may bago akong video upload. Hanggang dito na lamang. Thank you and God bless.